Saan nga ba magandang mag-travel after this enhanced community quarantine? Tara, kumuha ka ng papel at ballpen at sabay-sabay natin ilista ang mga lugar kung saan mapapa-hashtag travel goals ka at kabi-kabi na ang mga Instagrammable areas. Kaya ano pag hinihintay nyo? Samahan nyo kami at ating liputin ang ganda na meron tayo sa South Luzon at Bicol Region. At ang ating first stop, ang probinsya ng mga magigiting at ng mga barako, Batangas. Ang probinsya ng Batangas ay binubuo ng iba't ibang uri ng anyong lupa tulad ng bundok at bukid. Trekking adventures and breathtaking view, achieve mo yan sa Mount Makulot sa Cuenca, Batangas. Dito rin matatagpuan ang pinakamaliit, ngunit pinakamabagsik na bulkan sa buong Pilipinas, ang Bulkang Taal. Dinarayo din ng mga turista ang ating mga nagagandahang beach resorts at isla dito sa Batangas. Tila nasa paraiso ka sa ganda at linaw ng tubig sa Masasa Beach Resort sa Tingloy, Batangas. Isla Verde, sa Batangas din laang are. White Sand Beach ba ang hanap mo? Sa La Ia San Juan, Batangas mo ito matatagpuan. At syempre, after this enhanced community quarantine, huwag nating kalimutang magpuri, magpasalamat, at humingi ng patuloy na gabay at proteksyon sa poong may kapal. Alam mo ba na ilan sa mga kilala at dinarayong religious places ay matatagpuan dito sa Batangas? Unahin na natin ang largest church in Asia, ang Minor Basilica of St. Martin of Tours sa Taal, Batangas. Nandyan din ang dinarayong Mother of All Asia o ang Monte Maria sa Barangay Pagkilatan, Batangas City. And last, but definitely not the least, ang Padre Pio Shrine sa Santo Tomas, Batangas na dinarayo ng mga dipoto sa dami ng mga nagpatotoo na gumaling o nasagot ang mga panalangin. At bago ako magpaalam, may trivia muna ako sa inyo mga ka-wonders. Alam nyo ba na sa Batangas din matatagpuan ang isa sa mga pinakaunang project ni Lumina? Matatagpuan ito sa Barangay San Vicente, Santo Tomas, Batangas. At sa ngayon, meron na itong 7 projects sa major municipalities at cities sa probinsya ng Batangas. Lumina Batangas, Lumina Bawan, Lumina Lipa, Lumina Tanawan, Lumina Rosario, Lumina Residences Batangas, and San Pascual Residences. Hashtag Bahay Goals Achieved ka dito dahil sa ino-offer nitong quality and affordable homes. Ala eh, sinsay muna din eh at makapagkape. Talagang di maubos ang aking gustong ihunta eh. Tunay ka. Sabi nga din sa Batangas eh, di baling maubos ang yaman, wag lang ang yabang. E talaga namang may ipagyayabang ang probinsya ng Batangas. That's all for now. Bye mga ka-wonders. Stay home and keep safe. For sure, gusto nyo mag-outing. Why not? Try nyo yung mga resorts sa Calamba City, Laguna. For sure, mahihirapan kayo pumili dahil sa sobrang dami ng resorts doon. Alam nyo rin ba na sa Calamba City matagpuan ang ancestral house ni Gatos Herizal? Kung hindi ka trip ang magtapisa sa pool, why not try Pagsangan Falls?
tsaka sa sobrang sarap ng mga lutong pagkain doon. Yum! Speaking of kalaban, alam niyo rin ba na ang kalaban ay ang home of the sweetest pineapple of the Philippines? Naku, kung matitikman niyo ang pinya doon, ay sobrang tamis naman talaga. At alam niyo rin ba na sa Kalaban Matagpuan ang isang project ng Lumina na sobrang accessible sa lahat ng national road? If I were you, ipapanserve na ako ng house nila doon. Land of the Thousand Colors. Yan ang tawag sa probinsya ng Quezon. Aba, bakit nga ba? Dahil sa geographic positioning ng Quezon, ito ang naging gateway of South Luzon going to Bicol region. Kaya masasabi natin dito nagtagpo ang kultura ng dalawang region. Alam niyo ba na ang Mayas Festival ay isa sa mga pagkaiwan sa probinsya ng Quezon at talaga naman ang kadaya? Ito ang magbigay po ba kay San Isidro de Prador, isang kanilang patron sa pagsasaka. May kita dito na ang Quezon talaga ang pinagurang Land of the Thousand Colors. Napunyahan mo na ba ang bayan ng Umbaling? Kaya ang private island ng Baldesir. Ng banog ng Tayabas. Speaking of Tayabas, alam nyo ba na dumatagpuan ang Lumina Quezon? Alam nyo rin ba na may Lumina Sariaya kung saan kitabi lamang ang bayan ng Tayabas? Hi mga kuwan, it's me, Mac, ang inyong makakasama sa Rehiyo ng Bicol. Ha, let's go, go, go! Tayo sa probinsya ng Camarines Norte, isa sa pinakasikat at tinirayan nitong atraksyon ay ang Calaguas Islands. Ang Calaguas Islands ay isang grupo ng mga isla na binubuo ng dalawang malalaking isla at iba pang maliliit na islang nakapalibot dito. Dahil sa lokasyon ito at sa kahirapang marating ito, o konti pa lamang ang mga resort sa isla. Generators at solar panels lamang ang supply ng kuryente sa isla at limitado rin ang supply ng inuming tubig. Kaya mabuti magdala ng sariling baon na tubig. Abot sa 62.8 kilometers, kaya naman walong bayan ang naghahati-hati dito. 45 minutes away from the port, matatagpuan ang Subic Beach. Ito ang sikat na pinkish-white sand beach ng Matnog. Dito raw kadalasang pupunta ang mga tao para sa kanilang beach adventure, which includes swimming, snorkeling, picnic, and camping.